Magandang umaga! Handa ka na bang matuto? Kung nakahanda ka na ay magsimula na tayo. Ang asignaturang ating pag-aaralan ngayon ay Arts at tayo ay nasa una at ikalawang linggo. Ang aralin ay guhit, hugis, kulay, tekstura at disenyo. Ako po si Ms. Edsie, ang gurong makakasama ninyo para sa talakayan. Kung bago pa lang kayo sa ating channel ay i-click na ang subscribe button upang maging updated kayo sa mga susunod pang aralin. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang maisasalarawan mo ang mga guhit, hugis, kulay, tekstura ng balat at iba pang disenyo na makikita sa mga hayop na naninirahan sa dagat at kagubatan sa pamamagitan ng biswal na pananalita at pagkilos. Ito ang mga dapat mong alalahanin at tandaan para maging maayos, wasto ang iyong isasagawa sa mga gawain sa pagkatuto. Nararapat na alamin natin kung ano-ano ang mga elemento ng sining. Ang una ay ang linya. Ang mga linya ay mabubuo sa pamamagitan ng pagdudugtong ng mga tuldok, maaaring tuwid, pakurba, at pasigsag. Pangalawa, hugis. Ang hugis ay nabubuo kapag ang mga dulo ng linya ay pinagtagpo, tulad ng bilog, parisukat, at tatsulok. Pangatlo, kulay. Ang mga kulay naman ay bagay na nakikita ng mga mata ng tao na maaaring matingkad o mapusyaw. Ang mga pangunahing kulay ay makikita mo sa bahaghari tulad ng red, orange, yellow, green, blue, at violet. At ang pang-apat naman ay tekstura. Ang tekstura naman ay tumutukoy sa elementong pangunahing umaapila sa pandama o panghipo o katangian ito ng ibabaw ng anumang bagay na maaaring makinis o magaspang, madulas o mabako, manipis o makapal. Alam nyo ba mga bata kung ano ang nasa larawan? Mahusay! Ito ay kagubatan. Ang kagubatan ay tahanan ng napakaraming hayop. Narito ang ilan sa mga ito. Unggoy, usa, hedgehog, at ibon. Ngayon ay ilalarawan natin ang mga balat ng mga sumusunod na hayop. Una nating ilalarawan ay ang unggoy. Narito naman ang halimbawa ng iginuhit na unggoy. Halina't ilarawan natin ang naiguhit na larawan ng unggoy.
Ang una ay linya. Ano-anong mga linya ang inyong nakikita sa iginuhit? Tuwid at pakurba. Ang pangalawa naman ay ang hugis. Ano-anong hugis ang inyong nakikita o bumubuo sa larawan? Bilog, tatsulok, at bilohaba. Sunod naman nating ilarawan ang kulay. Ano-anong kulay ang inyong mga nakikita sa larawan? Kayumanggi, puti, at itim. Ilarawan naman natin ang tekstura. Malambot at mabalahibo. Ang susunod na hayop na ilalarawan natin ay usa. Narito naman ang iginuhit na usa. Ilalarawan natin ang linya, hugis, kulay, at tekstura nito. Ang linya ay tuwid at pakurba. Sa hugis, bilog, tatsulok, at bilohaba. Ang kulay naman nito ay kayumanggi at puti. Ang tekstura nito ay malambot at mabalahibo. Ngayon ay ilarawan naman natin ang hedgehog. Masdan naman natin ang iginuhit na hedgehog. Ilarawan natin ang linya, hugis, kulay, at tekstura ng balat ng hedgehog. Sa linya, tuwid, pakurba, at pasigsag. Sa hugis naman, bilog, tatsulok, at bilohaba. Sa kulay naman ay itim, puti, at mayroon ding kulay abo. At para naman sa tekstura nito ay matinik. Ang susunod na ilalarawan naman ay ang ibon. Ang ibon na ito ay isang uri ng parrot. At narito naman ang iginuhit na parrot. Ating ilarawan ang linya, hugis, kulay, at tekstura ng ibon. Sa linya, tuwid, pakurba, at pasigsag. Para naman sa hugis, bilog, tatsulok, at bilohaba. Para naman sa kulay, pula, dilaw, at berde. Meron din itong kulay asul, puti, at itim. Ang tekstura naman ng ibon na ito ay malambot at mabalahibo. Ang larawan na inyong nakikita naman ay dagat. Katulad din ng kagubatan, ang dagat ay pinamamahayan ng iba't ibang mga hayop na nabubuhay sa tubig. Narito ang ilan sa mga halimbawa nito. Una ay ang isda. Ito naman ay starfish. At ang nasa pangatlong larawan naman ay pagong. Ilalarawan natin ang mga balat ng mga hayop na ito na nabubuhay sa dagat. Una ay ang isda. Masdan mo ang iginuhit na isda. Ito ay isang uri ng clownfish. Ilarawan naman natin ang linya, hugis, kulay, at tekstura ng balat ng isang isda. Sa linya ay
tuwid at pakurba. Ang hugis naman ito ay bilog, tatsulok at biluhaba. Ang kulay naman ay kahel, puti at itim. At ang tekstura ay madulas at makaliskis. Ilarawan naman natin ang starfish. At narito ang iginuhit na starfish. Ang linya ay tuwid at pakurba. Ang hugis naman ito ay bituin. Ang kulay ay kulay rosas. At ang tekstura nito ay malambot kapag ito'y buhay pa at matigas naman kapag ito ay natuyo. At para naman sa panghuling hayop na ating ilalarawan ay ang pagong. Narito naman ang iginuhit na pagong. Ating ilarawan ang linya, hugis, kulay at tekstura ng balat ng isang pagong. Ang linya ay tuwid at pakurba. Ang hugis naman ay bilog at biluhaba. Kulay berde at kayumanggi ang makikita natin dito. At ang tekstura ay magaspang at matigas. Ngayon ay dumako na tayo sa mga pagsasanay. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Gumuhit ng dalawang hayop na makikita sa dagat at dalawang hayop na makikita sa kagubatan. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, sa iyong ginawa sa gawain 1, ilarawan mo ang kulay, hugis, linya at tekstura ng kanilang balat. Narito ang halimbawa para sa gawain 1. Hayop na makikita sa kagubatan. Ito ang mga paraan kung papaano ang pagguhit ng isang hedgehog. Ito naman ay isang halimbawa ng hayop na makikita sa dagat. Narito rin ang mga paraan kung papaano iguhit ang isang starfish. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Ang unang hayop ay hedgehog. Kulay puti at kayumanggi ito. Ang hugis ay biluhaba. Ang linya ay tuwid at pasigsag. Ang tekstura nito ay matinik. Ang pangalawang hayop naman ay starfish. Kulay kahel. Ang hugis ay bituin. Ang linya ay tuwid. At ang tekstura ay malambot. Maaaring magsilbing gabay ang mga pagsasanay na ito upang masagutan mo ng maayos ang mga pagsasanay na ibibigay ng iyong guro. At dito na nagtatapos ang ating aralin ngayong araw na ito. Maraming salamat sa panonood, mga bata. Hanggang sa susunod na aralin. Paalam!